www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido. Kaibigan, 4 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga sa buong Pilipinas. Oras na po para sa ating palatuntunang Reporter's Hour. Magandang umaga. Erol na kami po na po ito sa ngalan po ng DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, at ng ating mga kasama sa DZRJ News and Current Affairs Group. Welcome sa ating palatuntunan, at syempre mukhang magsusolo ulit po tayo ngayong araw ng Tuesday, sapagkat ang ating partner ay tila tinamaan ng karamdaman din, ano? Usong-uso ang karamdaman. Kanina si kasamang Johnny Gomez, he was discussing something na may kaugnayan pa rin po sa kalusugan. So ingat po tayo, partner, pagaling ka. Ang aking partner, Mayor Tony Chavez, ang subok na sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. And here's with us, serving the country sa pamamagitan po ng ating programang Reporter's Hour. Alright, sa umaga pong ito, marami tayong pag-uusapang issue. And I'm so happy sapagkat yung DILG, napansin na po yung pangangailangan ng food production talaga. Yung DILG pa, ha? Yung DILG pa nakapansin. Secretary Benhur Abalos is now campaigning for food production, mga gulay-gulay sa kung saan-saan sulok na available, especially sa urban areas. Babalikan natin yan. In the meantime, nasa linya na po natin ang ating kaibigang Pangulo po ng Aduana Business Club, si Binibining Mary Zapata, upang malaman ang kanilang damdamin at posisyon dito sa napipintong modernization, digitalization naman po ng mga puerto, ng mga pier, ng mga pantalan na ikinababahala naman ng ibang grupo. Alright, sige, kausapin natin. Ma'am Mary Zapata, si Errol na kami po sa DZRJ. Welcome, madam. Hi, good morning, Errol. At saka sa lahat ng nakapakinig mo, Akin. Yes, ma'am. Opo. It's my pleasure to talk to you once again, after mahaba-habang panahon, nagkausap ulit tayo. Opo, we came across with this plan ng PPA na i-digitalize daw ang operations ng mga pantala natin. Ano ho ba ito? Kayo po ba ang humingi nito? Or ano po ito, Ma'am Mary? Ball cap ng PPP. Ang sinasabi nila, may mga tour at may mga intern. No? Mm-hmm. Yung problema sa napakahaba, kagaya ng accident post is accident. So, ang PPP is palitungkol. Sorry, medyo nagpuputol-putol, Ma'am Mary, yung signal po natin. I-dial po namin ulit, ano po? Saglit lamang, i-dial po namin ulit at para magkaintindihan po tayo ng maliwanag. In the meantime, mga kaibigan, 7 minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga, ang ating kinakausap po ay ang ating kaibigang Pangulo ng Aduana Business Club upang alamin ang kanilang stand dito po sa sinasabing
pagpapaganda daw. Of course, when you say modernization, as always, ang pangako po niyan, mas magandang serbisyo, mas maayos na sistema. Pero yung isang group ho yata ay may ibang sinasabi. So, kausapin muna natin ang Aduana Business Club Group. Ma'am Mary, welcome back again, ma'am. So, yun yung direction ng PCA. Yung mataas na logistics cost na napuna ng Pangulo at lahat ng ahensya ng gobyerno, alam nila na yung ating logistics cost ito sa buong gusto kong ipaliwanag sa umpisa. Ang logistics po, ang logistics activity is not only focused on the traffic process. No? Mm-hmm. Kami sa logistics, maraming mga supporters dyan. Unang-unang supporter, ship plan, broker, tracker, BOC, PPA, terminal operator, dyan yan. Kami-kami yan. At ang isa yan, na hindi nag-operate, nag-extend, yan, magka-break ang game, no? Ang sinasabi na mataas, nung araw, ang binabadya ng shipping line na dispatch charges ng isang department galing dito sa Asikas, more or less, and to be up na lang, tawag na charge. Pero as of now, lately, nagbato amount na yan. Kumaap ng 80,000 150,000 sa So, yun yung gusto namin itahin ang ng lahat sir na siya. At kung gusto nang mag at mag pagkakain na baka na $40,000 a little over. Ma'am Mary, our apology, hindi po talaga mabuo yung ano, yung mga sinasabi po ninyo dito po sa aming system. Babalikan po namin kayo, saglit lamang po. Mga kaibigan, 11 minutes, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. May diferensya lamang yung ating audio signal, ha? Hanapin natin yung solusyon, mga kaibigan. In the meantime, oy, pakishare nga po ng ating live video. Pakishare po ng ating live video, partner. Mayor Tony, pagaling ka po. Pagaling ka. Si Mayor Tony ay kinailangan magpahinga dahil mukhang tinamaan din ng lamig. Malamig po kasi ngayon. Alam niyo naman po, ang lamig ay sa totoo lamang, hindi daw yan kailangan ng ating katawan. Bakit ganun, ano? Bakit kaya ganon? Gustong-gusto natin ng malamig pero scientifically, yung katawan po ng tao will be endangered kapag nasobrahan po ng lamig. The other night, medyo napilitan na nga akong bumisita sa aking cardiologist kasi overdue na rin yung aking check-up. At ang medyo challenge doon sa aking cardio, mga kaibigan, ay gabi. Gabi ang check-up. So, mabuti't hindi kami inabot ng madaling araw at na-schedule pa rin kami ng medyo mga 10 to 11 ng gabi. And I was really shocked. Nagkwento yung ating doktor na meron siyang dalawang bodybuilding patients. Yung mga nagpapalaki ng ano, mga nagba-bodybuild. Na-stroke daw bigla dahil ano, naligo ng pagkalamig-lamig. So, yan pala, pagka malamig ang tubig na ipinaligo po ninyo, ay bigla daw nagsasara ang mga ugat, nagpuputukan mga ugat. Teka, inaayos natin yung ating signal sa tanggapan po ni Ate Mary. Nasa linya na po natin ulit si Ma'am Mary Zapata, ang Pangulo po ng Aduana Business Club. Ma'am Mary, sige po, pasensya na po at medyo kailangan natin ulitin po yung mga datos na isinishare po natin so that this issue will really be
clear to everybody, while some groups ay medyo kinukontra po itong plano pong ito. Ma'am Mary, go ahead. What's your stand about this? Yes. Yung mga ibang grupo na sinasabi niyong kumukontra, ang pagtingin namin dyan, opinion nila yan eh. Okay. Alam mo naman, tayo dito sa demokrasya ng natin, ang lahat ay libreng magbigay ng kanyang opinion. So, walang problema sa amin yon. Ang gusto lang namin dito ay maipaalam kung ano ba ang problema na tunay at ugat ng logistics. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, baka hindi nga naging malinaw. Apo. Pag ang pinag-usapan natin logistics, hindi ikaw limitado being a tracker alone. Yes, agree. Kami kasi, sa logistics, marami kaming mga stakeholders. Yeah. Number one dyan, importer at exporter. Shipping lines, broker, tracker, BOC, bangko, PPA, port operators. Yan yung mga player dyan. Opo. Pag ang isa dyan ipumalpak ng efficiency ng service, siyempre, mabibreak ang supply chain. Damay. Ngayon, ang sinasabi nila lagi at sinasabi ng lahat ng government officials, ang direksyon ng presidente ni President Bongbong Marcos is to lower the logistics cost. Mm-hmm. Gusto kong ipaliwanag ng maliwanag na maliwanag na kung bakit sinasabi nila na ang logistics cost ng Pilipinas ay napakataas compared sa lahat ng ASEAN country. Mm-hmm. Bakit? Mm-hmm. Noong araw, ang aming binabayaran lang na destination charges ng shipment na 140 from ASEAN or from any other parts na mayroong silang mga destination charges ay 15,000 lang the maximum. Ang isang account lang yan, terminal handling charge ng shipping line, na hindi naman sila ang nag-handle ng kanilang kargamento at the port, but the port operators. There were times na pag-usapan namin yan ng mga port operator na bakit ang shipping line ay nag-charge ng ganyang klaseng charges ay hindi naman sila ang nag-handle, but you. Ang sinabi sa amin ng mga terminal operator, let it be. Contentado na sila sa kanilang charges na arastre at warface ang mga port operator. Mm-hmm. So, na-implement yan because we allowed to happen that time. Pero, kino-question din namin yan. Parang nahingi kami ng paliwanag at kung pwedeng mapag-usapan at kung pwedeng mawala. Hindi nangyari, nag-prevail. Pero sa ngayon, Errol, ang binabayaran sa ngayon ng mga destination charge ng 140 on same origin, same destination dito sa Pilipinas. Uh-huh. Alam mo ba kung magkano? Magkano po? 80,000. Diyos ko po. 100,000. Wow. 120,000. So ngayon, kung ang gusto talaga ng gobyerno natin at ng mga importer na ay makatipid, ay bakit hindi kami magtulong-tulong na pakiusapan ang shipping line? Tama. Umupo naman tayo, i-review naman natin saan kayo pwedeng makatulong. Yes. Kung makababa ka man lang kahit 30%, 50%, napakalaking bagay na yon, 50 million na yon kaagad. Ngayon, bukod pa dyan, mayroon pa kaming isang bayarin na napakabigat dalahin namin. Yung tinatawag na container deposit na ini-impose ng mga shipping line, although hindi naman lahat ng shipping line nag-i-impose ng ganon. Nandyan yung container deposit na nagkakahalaga ng 10,000, 15,000, 20,000, even higher pagka ang iyong container ay reefer cargo, it ranges from 30 to 50, pero pag ang shipment mo dadalhin mo sa outport sa malayo, ay magdideposito ka ng 150,000. So, iyan, yung halagang yan, although ang nature niyan ay the container deposit, hindi namin alam kung kailan, ilang buwan, ilang taon bago namin ma-recover. At mayroon din kaming mga sorpresang nakukuhang gastusin na automatically binabawas nila dun sa aming container deposit na yon. Like for example, detention. Detention charges na i-incur yan. Pag hindi mo agad na isauli ang empty container within 72 hours. Pero karamihan ng mga nakaraang panahon,
Laging yan ang problemang pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Yung empty container return, umaabot ng isang linggo, isang buwan, tatlong linggo at several days. Mm-hmm. At kami, chinacharge nila kami ng detention na sila na nga yung may kadahilan ng hindi matanggap ang empty na aming isinasauli dahil wala silang espasyo. Okay, tama. So, mm-hmm. is that fair? Yan yung mga gusto naming ipaliwanag. At yan, normally, laging kasama ang broker at tracker sa nag-shoulder ng problema na yan. So, yan yung mga bagay na kailangang mahimay-himay. Mm-hmm. At yan ang nasabi namin sa PPA at yan yung gusto nilang partly i-address. Uh-huh. Partly i-address. Marami pa kasing mga operational matters na dapat mapag-usapan at kami naman ay nakipag-usap na ng napakahabang panahon sa shipping line tungkol dyan sa mga bayarin na yan, sa pagsauli ng MT, na ang aming nagagastos halos 3,000 to 4,000 bago kami makapagsauli ng MT at sasabihin bakit kami kailangan maglagay at ganun. Siyempre, nag-aapura kami na pumapasok kami sa sitwasyon na gano'n dahil kung hindi namin maiisauli ang aming MT, nandun sa likod ng aming truck, hindi naman kami makakabiyahe ulit. Tama. So, better, mamimili ka na lang kung saan. Losing opportunity o gastos ka. Opo, so, yan opo. Yung mga sitwasyon na sinabi naming problema sa PPA. Uh-huh. Here comes PPA offering a solution to that problem. Ano ang offer ng PPA. Mm-hmm. I-re-review yung mga charges na yan. Okay. Hihingi ng pagkakataong makipag-usap sa mga shipping line at kinakausap naman talaga. Mm-hmm. Kaya lang nasa opposing side sila sa mga consultations na ginagawa. So, tapos, yung container deposit na yan, hindi na kami magagawa ng paraan ng PPA na hindi na kami magdi-deposit ng ganyang kalaking halaga. Mm-mm. But instead, they are planning for the shipping line to pay, or the importer, sorry, for the importer to pay an insurance in the amount of 900 versus for those container deposit and yung unquestionable charges being deducted from the container deposit by the shipping line. 900 versus billions of pesos being handled by the shipping line per container, per shipping lines, no? Uh-huh. Tapos, yung sinasabi naming problema ng pagsasauli ng MT, sinasabi ng PPA, should there be a time na ang inyong container again hindi matanggap ng shipping line dahil walang espasyo, here comes PPA, they will provide a shared facilities with the shipping line where we can deposit our MT and it will extinguish our liability or responsibility from the shipping line. Mm-hmm. And shipping line and PPA will be the one communicating. PPA will be the one charging the shipping lines. Shipping lines. So, anong laking relief para sa amin yon? Hindi na kami yung right. hahabulin ng shipping line. Hindi na kami magbabayad ng 1,000 sa pre-advice. Hindi na kami magbabayad ng halos 3,000 bago kami ma-entertain yung return namin. Mm-hmm. So, ang... May cut you there, Ma'am Mary, muna, no? Mm. Meron po ba talagang facilities ang PPA to accommodate this empty container vans habang hindi pa nakakapasok sa mga pantala na ready nang kunin din ang shipping lines? Yan yung laging sinasabing duda nila. But of course, we heard the assurance of PPA that okay. they have the facilities. Oh, that nice. Okay. Those are the things that they are preparing right now. Good. Even the yung mga operational guidelines. At yan yung ginagaranti. Mm-hmm. So, ang laging sinasabi nila ng mga, yun siyempre yung ang opinion is different from the opinion of the PPA and also different from our comprehension. Siyempre, mm-hmm. laging duda sila. Opo. Ang aming position kasi laging sinasabi namin, sabihin natin lahat ang problema. Yes, hindi naman yes. sarado eh. Yes. Sabihin lahat ang problema from the tabs to the traffic to the
container yard to the enforcer to the lahat, sabihin natin, oh, ano ang kayang gawin ng gobyerno dito. Mm-hmm. Here comes PPA trying and hoping na ma-address. Tapos babarahin ang babarahin, hindi bibigyan ng pagkakataong sumagot kung kaya o hindi. Kaya sana ang aking opinion dito ano is, tingnan natin, isa-isahin natin ang lahat ng problema, ilahad. Kung may commitment, yung sinasabi nila nung mga kontra dyan is, sa live commitment lang daw yan. They are talking in behalf of the government. That's right. Gobyerno ang nagsasalita rito eh. Opo, opo. Oo. Siyempre yung mga tumututol dito is, I know, kaibigan natin lahat yung mga yan sa Shipping Line. But then, siguradong galit sila sa akin dahil nasasabi ko itong mga totoong ito dahil ito ay hindi ko panaginip, hindi ito kathang isip, ito ay tunay na karanasan at tunay na binabayaran naming mga gastusin at nangyayari. Opo. Well, yung modernization plan po ng PPA, digitalization, by mathematical equation ba, Ma'am Mary, ay pag yan ay in-enforce talaga, sinimulan, sa tingin mo ay biglang luluwag po yung mga pantalan? Alam mo, sa ngayon, nung itong usaping ito ay naging hot topic at the port, alam mo, nung October, November, December, hirap na hirap pa may magsauli. Apo. Ngayon, medyo yung inventaryo namin ng MT lumiliit. So, ibig sabihin, may chilling effect ito. Yes. Oo, di ba? Yeah. Oh, ibig sabihin, alarming to them na they have to improve their services. Yeah, so it is obvious now na meron ding problema sa shipping line side. Na kung mag-delay sila, apektado kayo pa ang mababayaran doon sa naging practice, pagbabayaran sa naging practice na chinacharge pa kayo ng detention. Oo, at saka wala na kaming chance to contest. Kasi i-deduct na agad nila doon sa container deposit namin eh. Wala na kaming chance to contest. Bakit ninyo kami chinarge nito ng 200 piso? Sabi ko nga, pag nagbibiro nga ako, ano ba yung 200 piso na yan? Q-tex ba yan na ipinapal sa container? Tapos, i-charge ka ng cleaning, ng washing, ay nagbayad ka na ng cleaning. Mm-mm. Bakit ganun? May washing na, may cleaning pa. May cleaning na, doble-doble. Ay, siyempre, ang aming connotation, eh, magkaiba lang yun ng spelling. Oo. Yung mga fees bang ito, duman ba ito sa approval ng PPA? Kasi as if parang unregulated, pagka ginusto ng shipping lines ay nagagawa po nila, Ma'am Mary? Yes, walang yan ang pinaka nakakalungkot para sa atin pero masaya para sa kanila. Lagi ang sinasabi nila, that is a commercial decision dahil wala, hindi sila pwedeng i-regulate ng gobyerno at walang government agency na nagre-regulate sa kanila. Aha. Kaya yan ang lagi nilang katwira, no? But then ang tingin ko tuloy, Ma'am Mary, kayo ay parang yung mga ibang stakeholders ay parang napagsasamantalahan because they are taking advantage of the so-called unregulated. Yes. Na, alam mo ha, pag ang isang shipping line nag-charge ngayon ng isang halimbawa isang destination charge. Uh-huh. Pag nag-charge ang isang shipping company A, bukas makalawa lahat follows. Wow. Oh. Lahat 'yon sunod. Pag nag-charge yung isa ng fuel surcharge, yung peak season surcharge, lahat 'yan palo. Para pa lang may monopolyo ng mafia yung ano ah. Oo, kaya 'yan kailangan. Ang sinasabi nila lagi, ang pangulo misinformed. Ito yung pagkakataon na malaman prosecution. Yes. Pero hindi namin sinasabi na yung gagawin at ginagawa ng PPA perfect. Hindi rin namin sinasabi na kami ay perfect. Mm-hmm. Kami ay subjected to any correction if ever mayroong kaming mga maling perception. Ayun, oo. There's no such thing as a perfect operation, Errol. Pero ang pinakamaganda dapat ngayon, nangyayari, napapag-usapan,
lumalabas ang mga tunay na issue, mga figure, pwedeng mag-compare, pwedeng nung nakaraan, ngayon, at kung ito ay madadagdag. Yes. Pero ang isang maliwanag, pero dito sa top si Aramis na ito, ang tracker hindi apektado dito. Ang magbabayad ng insurance importer. Yan yung lagi naming sinasabi sa shipping line. Bakit hindi lahat ng gastusin related to the cargo release, i-charge na ninyo bago kami makakuha ng delivery order para we can charge it to the importer. Hindi daw pwede. Kasi yung kanilang mga checker sa pier na kinukuha na namin ng mga pre-advice, nagbabayad kami doon ng pera para makakuha kami ng pre-advice. Ano yung pre-advice? Yun yung sasabihin lang sa amin kung saan isasauli. Oh, so, ang discretion inasa kanila. Kaya may chance sila na gumawa ng pera. Pagdating namin doon sa saulian na CY na designated nila, hindi naman kami agad na i-entertain. Pipila pa rin kami doon in spite of the schedule ng mga 8 oras, 12 oras, even maghapon at magdamag, at ikot kami ng ikot para hindi kami, yung aming mga driver, tikita ng mga enforcers. Or magbayad kami ng 300 pesos sa bawat enforcer na naka-assign. Eh kung tatlong beses kang aabutan ng relievo, ay di bayad ka ulit. So ito yung mga gastusin na burden ng tracker. At iyan yung mawawala na sinasabi ng PPA na hindi ka napupunta doon sa isang saulian na hindi ka kaagad masiservisyuhan. Ayun. At mayroon silang lugar na pag pumunta ka doon, masiservisyuhan ka, walang sisingilin sa iyo. The intention of those plans ay napakaganda, Ma'am Mary, no? But siguro maganda rin meron ba talaga, ipakita din sa inyo para at least everybody will be well informed, o dito pala tayo magdi-deliver na, magbababa na ng mga empty container vans para hindi na ma-delay. Yung mga ibang concern na sinasabi nila, na tinututulan nila, na smuggling, that is intergovernment agencies activity. Wala na kaming pakialam doon. O yan, kung sa palagay ng gobyerno, makakatulong yan in any way that they to achieve their goal, bakit naman kami tututol? Basta kami kung ano ang makakabuti sa amin, makakatipid sa amin, makakasauli, makakapasok kami ng mabilis sa pier, makakalabas, makakapag-deliver, makakapagsauli ng empty na walang bayad, walang gastos, well, it will be a relief to our problem. Doon lang kami. Tama po. Okay, so well and good and insured ang sinasabi niyo po ngayon sa mga taga-subaybay natin, na why not give this plan a chance para masubukan natin kung ito talaga ang maganda ng pinakaresulba. Kaya lang, dun po sa mga fees na sinasabi, may paabiso ho ba yung alam nyo naman, pagka digitalization na, Ma'am Mary, may pinag-uusapang system. Parang ako, I remember, I just recently renewed my driver's license, so online, so nasa system, And most of the time, may mga investors lagi na pag doon ipinagkatiwala yung system, may charges. May binanggit ho bang ganyan ho sa inyong possibility? Yun nga, yung charges na 980. Yun na yun. Oo na, it will be paid by the importer, but it will be managed by the PPA. Ayun. Yung 3,500 na sinasabi, if nag-retain kami ng empty container sa shared facilities ng PPA, ayun, it will go to PPA also. Okay. At yun, syempre ang number one ditong tumututol mga shipping line, because they are the... Mawawalan sila ng oportunidad na pagsamantalahan kayo. That is, they are the party best affected. Yes. And kailangang maupuan. Alam mo, hindi na kami dapat mag-away-away. Tama pa kami po, dito, tama. Mag-pagalingan pa ng mga ano. Kung ano sana, yung lahat-lahat ng mga problema, sabihin. Apo.
yan tama naman po. Mapapag-usapan eh. Basta lang may sincerity to solve. Yes. Hindi namin nakita yan sa shipping line sa napakahabang panahong pakipag-usap namin. Kinakausap naman kami eh. Mm-hmm. Oh, pinakikinggan din kami pero walang solusyon, sa kabilang tenga lang. Walang resulta. Oo. Hindi kailangan kaming mag-debate rito ng napakahaba, tama napakatagal. Po, tama. Basta po. Kami, we surrender yung, we recognize the authority of the government. All right. Well and good. Tama po, tama po. Ma'am Mary, one last question na lamang. Dito po sa tinatahak na direksyon ng Pangulong BBM, vis-a-vis the national economy na mahalaga po ang inyong role, ano po ang nakikita po ninyo? Oh, di ba si ang sinasabi niya, one of the best thing to do is to invite investors yes. to create jobs, to create more businesses. If you will invite investors coming in dito yes. sa Pilipinas at ang sitwasyon ay ganito, do you think the investors will be happy enough? No. May problema. Okay, problema. Ito yeah. o kasi ang port kasi, ang frontliner. Yes. Yan lahat. Yan ang salamin. Lahat ng walang negosyong papasok sa Pilipinas na walang importasyon. Tama po. Tama at yung lahat ng importasyon ay dadaan sa port. Tama at po. Pag yan hindi naayos ang operation, well, I don't know if there are people it will cascade sa national economy. yes. Yes. Also, that would be the best if ever we can clear up or clean up all the processes magkakasundo-sundo. Well, that is the best inviting measure for yes. the investor to come in. That's right po. All right. Ma'am Mary Zapata, Pangulo po ng Aduana Business Club. Madam, maraming salamat po sa mga impormasyong binahagi niyo po sa ating mga tagasubaybay. Ay, ang pasasalamat ay sa amin din, Errol. Maraming salamat. Good morning. We will just follow this issue, mga kaibigan. Subaybayan po natin ito sapagkat ito po ay integral portion ng national economy na may role ang grupo ng Aduana Business Club. Ma'am Mary, salamat po ulit. Oras natin, 35 minutos na po, makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang bahagi pong ito ay hatid po sa inyo ng... Ayan, ito po muna tayo. Ilagay mo muna na yung... asa na ba yung ating yung AOB natin? Ilabas mo nga muna yung AOB natin. Nawala na. Okay na. Sige. Balikan ko po kayo mga suki at may mga kakausapin pa tayong importanteng tao plus mga reports ng ating mga kasama pagkalipas lamang ho ng ilang importanteng paalala. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako sa aking programang Kakampi. Gabi-gabi po yan, dito lamang po yan, sa DZRJ 810 AM, ang nag-iisang Radyo Bandido. Sabayan din niyo po itong mapapanood sa aming Radyo Bandido TV at syempre sa Sky Cable 224 at sa aming digital boxes at free-to-air TV. At syempre, kasama po dyan ang facebook.com/DZRJ810AM at ang official YouTube channel. Samahan niyo po ako gabi-gabi at sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 na tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaring mapanood sa Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable at lahat ng digital boxes at free-to-air TV. Pwede rin mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming official YouTube channel. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na samahan kami sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sabayan din po kaming napapanood sa Sky Cable, Channel 224, sa facebook.com/
DZRJ 810 AM. At maaari din po kayong mag-subscribe. Ito po ay inyong i-like, pindutin ang bell, at kung maaari po, ito ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala dito po sa loob at sa labas ng bansa. Marami pong salamat! My name is Ira Panganiban, and my program is Free Spits, aired every Monday to Friday from 5 to 6:30 in the evening on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable Channel 224, on digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com, DZRJ 810 AM, and our official YouTube channel. Come on and watch us. This is Francis Guzman. This is good news, Filipinas, where advocacies in action are given priority. Aired every Sunday from 12 noon to 1 p.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m. Here, this is where truth and health matters. Ako po si Arnel Doria at ito ang Good Trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at environment. Mapapanood po tuwing Sabado, alauna hanggang alas dos, dito po sa Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV. Mapapanood din sa facebook.com/DZRJ810AM at sa ating official YouTube channel. I am Johnny Gomez of Johnny Gomez Live, aired daily from Monday to Friday at 9 to 10 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m. on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com/DZRJ810AM, and our official YouTube channel. Jimmy Murato po sa inyong pambansang palatuntunang Tsatsahin Mo Baby. Napapakinggan sa DZRJ 810 AM, 4 to 5 PM Monday to Friday. Napapanood sa Sky Cable Channel 224, Kaway Kaway, TV Plus. Thank you. So, ayun, medyo may echo lang. Tuloy na tayo mga kaibigan. 41 minutes na po makalipas ang 10 o'clock ng umaga. Muli tayo nagpapatuloy sa palatuntunan ng Reporters Hour Live dito po sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. And we are also seen. Nakasimulcast po tayo real time sa Sky Cable Channel 224 at sa lahat ng digital television boxes ng mga major networks. Pakihanap nyo lamang po yung ating Radyo Bandido TV channel. At siyempre, live tayo sa DZRJ 810 AM radio station in Metro Manila and nearby provinces, mga suki, at sa lahat pong mga social media sites natin. So, magandang ito, gawin na po tayo sa Quezon Province. Live na sa ating palatuntunan si JR Narit na bumisita dyan sa, bumisita dahil na intriga, dyan po sa bayan po ng Mulanay sa Quezon. May sinasabi daw kasi dyan na dalawang munisipyo at ibang klaseng mga policy na malaman natin kung ano ang epekto niyan sa taong bayan ng mga policy niyan at yung sinasabing dalawang munisipyo. I'm really interested to know all those things dyan sa mga isyong yan.
Papasukin natin live mula sa Quezon Province. JR, magandang tanghali sa inyo dyan. Yes, Sir Rola, magandang tanghali sa iyo at napakapalad po natin, no? Dahil kapiling po natin ngayon si Sir Jello Amisola. Siya ang Public Information Officer dito sa Molanay, Quezon. Kanina, kausap natin si Mayor pero may patawag lang sa Metro Manila dahil inaayos yung mga, alam mo na, pagka Mayor ka, maraming mga budget na kailangan dito sa local government unit. At naintriga lang ako doon sa issue ng dalawang munisipyo. Dahil nag-uopisina naman si Mayor dito sa lumang munisipyo, no? Pero ito yung munisipyo, yung bagong munisipyo ngayon na nakatayo sa tuktok ng mamaya ipa-plus natin yung sa screen. Nakatuktok doon sa ng kanilang ano, medyo liblib na lugar, no? Hindi pa access doon sa bayan ng Molanay. Alam natin kay Sir Jello. Sir Jello, at maraming salamat sa iyo pong pagpapaunlak sa amin. Live po tayo sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama po natin si Sir Errol Dacami. At ano po itong issue na ito? Dalawang munisipyo ngayon ang pinag-uusapan dito sa inyong bayan. Bago po ako magsimula, binabati ko muna si Sir Errol. Magandang umaga po sa inyo at ganun din kayo sa inyo, Sir JR. Pagbati po yan mula sa the smiling coast of Southern Tagalog, Molanay, Quezon. Tungkol po sa munisipyo na yan, idiretso na po ako. Yan po isang problema na namana ng ating mahal na Mayor Aris Aguirre sapagkat meron pong pinapatayo kaming munisipyo dito sa bayan ng Molanay. Sa pagkakaalam po namin nung una, ito po ay funded ng local government galing po sa loan sa land bank. Tapos nalaman po namin kay Congressman Suarez na ito po pala ay nagpapatayo ay yung DPWH at galing po kay Governor Suarez. Wow. Ngayon, ang sa pagkakaalam po ng aming mga kababayan dito ay ito'y ang pondo na gagamitin talaga ay galing po sa loan sa land bank. So nakikita po dito na mayroong duplication sa check na 'yon. Opo. Kung makikita niyo po dyan sa screen, yung pong pinupropose na munisipyo ng local government unit po namin ay dyan din po sa eksaktong lugar na yan itatayo. Yan pong nakikita niyo sa screen, yan po yung ginagawa, ongoing na ginagawa ng DPWH po. Yan po ay funded ng national government. So, ngayon po, ang tanong is bakit may dalawang munisipyo na itatayo dito sa bayan ng Molanay na itatayo sa tuktok ng bundok. Yes. Ang ano po nun ka, Errol, is problema pa ay dun sa pinopropose ng munisipyo ay nakapag-release po ang LGU namin ng 7 million bilang mobility fund. At ito po yung in-release nung nakalipas na administrasyon 2 days po bago umupo si Mayor Aris Aguirre. Sir Jello, gusto ko maintindihan. Quezon Province. All right. Okay, balik na po tayo. Sir Jello, may apology kasi medyo may glitch yung ating internet signal from Makati to Quezon Province. I was asking kanina kung same contractor ang narilisan ng LGU ng Molanay nung 7 million na sinasabi po ninyo, loan from the land bank, and same group hired by the DPWH, sir. Yes, sir. Isang contractor po yung na-award na nun na sana gagawa ng munisipyo na pinopropose po ng aming local government. Opo. So obviously, malaking kalituhan po ito na very detrimental, very disadvantageous po sa panig ng
parehas ng LGU at ng national government if the LGU has a loan to be spent for the construction of the municipal building and another funding coming from the DPWH. My question now is, saan mapupunta yung ibang maraming pera dyan? Kasi siyempre may specific cost yung building construction, and that's of course be monitored by the COA. Kung sinabi pong approved budget yan ay kung 80 million or 100 million ay hanggang ganyan lamang po yung halaga. Pero kung nag-double po ang budget, ay saan kayo mapupunta yung ibang kapirahan dyan, Sir Jello? Ito pong sa pinopropose ng LGU, ito po ay bahagi po ng omnibus loan namin sa land bank. Pag sinabi po ng omnibus, ay nag-loan po kami ng pera sa land bank para sa iba't ibang project. Para po sa slaughterhouse, sa aming grand terminal, at ganun po dun sa aming palengke, at para po dun sa munisipyo. Yung pong nirelease na 7 million ay hindi pa po yun part ng loan, sir. Yung po yung pera pa rin ng LGU. Yung loan po ay hinold na po ng kasalukuyang administrasyon ni Mayor Aris Aguirre para hindi na po ipagpatuloy yung proyekto na yon na bagong munisipyo na itatayo po sa tuktok ng bundok. Dahil si Mayor Aris Aguirre po kasi ay hindi naniniwala na dapat itayo yung munisipyo doon sa location na yon, kasi nasa 4 kilometers po ang layo niya doon sa aming town proper. Ayun. Hinirapan po yung ating mga kababayan. Halimbawa kung mag-a-apply ng business permit o di kaya ikaw ay isang senior citizen na kukuha ng ayuda doon sa munisipyo, ay may hirapan pong umakyat sa bundok na yan dahil wala pong access road po papunta po dyan. Yun. O nga po, isa pa palang problema. Kung walang access road, walang kalsada papunta roon, ay parang nagtatapon po tayo ng pera. No? So, mabuti naman yung side po ng LGU. You're telling us right now, tinigil na yung allocation ng funding kasi may gumagawa na ang iba. Pero hindi conducive. Kumbaga, hindi advisable because of the distance, Sir Jello. Yes po. Yung po sa part naman po ng DPWH, kasi sila po ay national part ng national agencies. Hindi po yun pinapakailaman ni Mayor Aris Aguirre. Kumbaga, sabi niya, sige, itayo nyo kung ano pa rin yung nakaplano para sa inyo at kung ano yung nakalagay, yung nakatadhana po dun sa project. Uh-huh. Ang sa amin pong concern dun ay hindi na po namin itutuloy yung munisipyo na yon na parang pinopropose ng LGU po dun sa lugar na yon, dahil talagang napakalayo po dun sa aming town proper. Opo. Ito po ba ay problema ng formal turnover mula sa previous administration papunta po sa administration ni Sir Alex? Kasi apparently, wala pong kumpletong detalye ang mayor po natin ngayon. Kasi otherwise, kung aware na po si Mayor Alex, and that's very acceptable naman, ay may procedure naman ng project acceptance later, di ba Sir Jello? Yeah. Sir, ganito po kasi yon. Nung transition, Mayor Aris ng transition team. Opo. Kumbaga, i-endorse sa amin yung proyekto. Unang-una pong hiningi dyan ni Mayor Aris Aguirre ay yung feasibility study na ginawa. Mm-hmm. Kung bakit dyan itinayo yung munisipyo. So hanggang sa kasalukuyan po ay yung nakalipas na administrasyon, ay wala pong ipresent na feasibility study sa amin na ginawa. At isa pa rin po sa tinatanong dyan ni Mayor Aris Aguirre ay kung nagkaroon ba ng public hearing hinggil sa pagtatayo po ng munisipyo dyan sa tuktok na yan ng bundok. Dahil kung yan po ay dumaan doon sa public hearing, malamang po yan ay tututulan ng aming mga kababayan. Opo. Kasi when you speak about public hearing, syempre sa council muna yan. So therefore, dapat may backing po yan ng municipal council kung okay po ba yan sa mga tao, because the councilors per se are the representative of the people. Eh kung by the record ay wala, so walang dokumento na that says na this is endorsed, approved by the council, and the mayor can proceed with the project, Sir Jello.
Meron po siyang, ito po ipinasa ng konseho nung time pong yun. Ay, nakataon po kasing yun ay hawak po nila yung buong konseho. Kumbaga, dapat po sa konseho, dapat bago gumawa ng isang measure or bago mag-approve ng isang project o bago mag-approve ng isang pagbabayad sa isang project, ay dapat po dumadaan po yan sa public hearing. Nakapagtanong-tanong po si Mayor Aris, at sabi po ng mga karamihan ay hindi po dumaan yan sa public hearing, ganun pa man ay merong approval po nung nakalipas na konseho sa bayan ng Mulanay po. O, parang ang kinalabasan, Sir Jello, ay sila-sila lang, nagkasundo sila, ay tinuloy na, no? Nagkatuloy-tuloy na. Opo, kasi hawak po nila yung majority. Yung pong aming, nung mga time pong yun, ay parang isa o dalawa lang po dun sa aming partido, yung opposition, na ang nakaupo po nung time na yun, ay ano naman pong magagawa nung dalawa dun sa walo. Tama po. You mentioned a while ago na yung distansya po mula sa kabayanan ay 4 na kilometro. In the fact that even right now, wala pong kalsada papunta roon. So how come these people agree to construct a building na walang daan papunta roon? Yung din nga po yung hindi namin lubos maisip, ano po, ano. Ngayon po ay parang binubutasan nila yung ano na yon, yung area na yon. Tapos kung makikita niyo po yan nasa screen, sir. Kapag ganyan po ang karakteristik ng lupa, ay kinakailangan po yan ng riprap. Dahil kung po'y simentohin man nila, yan po'y access papunta doon. Ginagawang access daw papunta doon. Yan, kung lalagyan po yan ng riprap, ay parang kinukompute po namin, aabot po yan ng lalampas or baka umabot pa po ng 200 million pesos papunta po doon. Kasi bundok po talaga yun eh. Tapos ganyan pa po yung madadaanan mo. Hindi po sapat yan na simentohin dahil guguho at guguho po yan. Kung nagkaroon lang po ng soil test, yung mga analysis para pagtayuan ng munisipyo yung lugar na yan papunta doon, ay siguro po hindi na-approve yan. Ano? Anyway, Sir Jello, you mentioned a while ago that the location is the same location planned by the current leadership. Now, you mentioned walang access road. And yet, si Mayor Alex din nakapag-release na rin po ng 7 million. Hindi kaya marapat talaga, sir, na before talking about the construction of the building of the future municipal hall, di ho ba pinakamaganda, sir, ay access road muna talaga, sir? Tama po kayo, access road po. Tapos, yung pong biyahe papunta doon. Yes. Kailangan po yun dahil yan naman po sa lugar na yan ay wala pong bahay. Yun. Wala po yung makikitang bahayan dahil inakyat po yan ng aming team papunta po doon sa lugar. Ay wala pa nga pong kuryente halos doon sa dadaan po dyan. Ang hindi po namin maintindihan ay kung bakit yan po nila nilagay. Tapos yung area po doon sa pinakatuktok kung saan po itinatayo ngayon yung munisipyo ay tawag sa amin dito sa Mulanay ay dahilig. Dahilig or yung may bangin. Aha. Parang landslide prone siya. Kung nagkaroon siguro po ng tamang pag-aaral ay hindi po siya makakapasa talaga para sa magkaroon ng isang structure dun sa lugar na yon. Aha. Anyway, so ano po ang plano ng LGU Sir Jello now that the construction is ongoing? May ginagawa na rin pong kalsada. Ano po ang plano niyo ngayon? Ang plano po ng ating mahal na mayor ay siyempre ay pananagutin po niya yung mga nasa likod po nito at may inihahanda na po, ayon po sa kanya, may inihahanda na pong kaso sa ombudsman para ito po ay magkaroon naman po ng justice para sa aming mga kababayan sapagkat napakarami po mga proyekto dito sa amin na galing po sa loan. Yung aming pong bayan ay nagbabayad po kami ng loan ng 19 million per year. Yung po'y sapat na para mapatakbo po yung aming municipal health office. Kumbaga, kung malaking kawalan po yung 19 million na yon, lalo na po ngayon ay may devolution. Kaya po sabi ni Mayor Aris Aguirre ay kinakailangan talaga na kasuhan yung mga taong nasa likod niyan. At malino naman po na merong paglabag dahil nakapag-release po sila. Ang linawin ko lang sa Sir Errol, ang nag-release 7 million,
ay yung nakalipas na administrasyon. Okay. Ito po ni Mayor Aris Aguirre yan bago po siya umupo. Next up. Ayun. Sabi ni Mayor Aris, baka pwedeng ibalato nyo na yan sa akin. At ako na ay nagpilit pa rin po sila na i-release talaga yung 7 million. That's noted, Sir Jello. So ang nag-release ng 7 million is not Mayor Alex but the previous administration na hinarang na pag-upo ni Mayor Alex Aguirre. Yes, Sir Errol. Si Mayor Aris po ang nagharang. Pero yun po ay in-release nung nakalipas na administrasyon. Alright. So ang tabayanan namin itong sinasabi po ninyong pagsasampa ng demanda para panagutin po yung mga may kinalaman ho dyan. In the meantime, we only have 2 minutes, JR. Baka may follow-up question ka ba kay Sir Jello, JR? Errol, linawin ko lang ha. Mayor Aris Aguirre, anak ito ni dating Justice Secretary Vitelliano Aguirre, nung dating sekretary ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun. Oo. So that's noted. That's noted. Alright. Yan muna ang kaganapan dito sa bayan ng Mulanay dahil medyo mainit-init itong isyong ito na ganun pa man ay talagang sinisikap ni Mayor Aguirre na sana'y maayos ito dahil marami pang ibang maliban doon sa dalawang munisipyo na pinag-usapan na yon, meron pa mga proyekto ditong hindi pa functional, no? Na inuitingkay pa dahil hanggang ngayon hindi pa napapagandahan talaga. Sayang naman na pera ng taong bayan ito pero hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin. Yan ang kagrapan mula rito sa bayan ng Mulanay, lalawigan ng Quezon. Ako si JR Narit, nag-uulat sa DCRJ Ateneo ng Radyo Bandido TV. Thank you, JR. Thank you, Sir Jello. Maraming salamat po. Susubaybayan po namin ang issue niyan hanggang sa mapanagot ang mga dapat managot. Magbabalik po ang palatuntunang Reporters Hour Live dito po sa DCRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV pagkalipos po ng ilang mahalagang paalala. Boxes, Kita Kits at sa YouTube channel ng DZRJ, sa Facebook page ng DZRJ. Salamat po. See ya! Hi, I'm Barbie Atienza. And I'm Rina Tolentino. Alan Visitacion. Join us on Good Job Philippines every Saturday, 11 a.m. to 12 noon. On Radyo Bandido TV simulcast on DZRJ, 8:10 a.m. On Sky Cable Channel 224. Digital boxes and on free 2-air TV, facebook.com/DZRJ810AM. And on our official YouTube channel, we give you all good news all the time, right here on Good Job Philippines. UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, ang programang humuhugot sa mga isyong may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay at tumatalakay sa halo-halong usapin na may kabuluhan sa ating lahat at may pake sa bawat isang mamamayan. Ginagawa ang pagtatalakay sa istilong umpukan at masayang kwentuhan. Bukod sa mga balita ni Mastermind Raul Virtudazo, hinihimay din ng UGM kung bakit mahalaga sa atin ang mga desisyon ng gobyerno at kung ano ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay impormasyon din kung ano-ano at aling-aling ahensya ang pwedeng tumulong at tumugon sa problema ng mga mamamayan. Nagbibigay din ng kaalaman ang UGM sa mga bagay na may kinlaman sa pagmamay-ari ng lupa upang magkaroon ng kalasag ang mga illegal na pinapaalis, dinedemolis at inaagawan ng lupa ng mga land grabbers. Kaya huwag tantanan ang UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Lunes hanggang Biyernes, tumutok sa Radyo Bandido TV para inform ka. Watch Monday to Friday on Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, Free-to-Air Channel 29, TV Plus Boxes, DZRJ 810 AM, Facebook/DZRJ810AM, and on YouTube channel DZRJ 810 AM, Radyo Bandido.
I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So. We are the Double R sa Radyo Bandido. Aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. You can also watch Sky Cable Channel 224. Digital boxes and on free-to-air TV. You can watch also in social media site, facebook.com/DZRJ810am. And our official YouTube channel. So you can like, share, and subscribe to our social media site. Ako po si Sunny Ilustre, and my program is Sally Masa, aired every Saturday from 4 o'clock to 5 o'clock p.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m. on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com/DZRJ810am, and our official YouTube channel. Ako po si Elisa. Ako po si Kain. At kami ang host ng AHA Balitang Bata. Ang AHA Balitang Bata po ay ang kauna-unahang teleradio show na gawa ng mga bata para sa mga bata. At every week ay nakikipag-partner kami sa mga public schools upang sagutin ang mga katanungang matagal nyo nang gustong sagutin. Pinag-uusapan po namin ang mga mahalagang bagay sa atin. Kaya't makinig at manood sa AHA Balitang Bata, isang kakaibatang show ngayong kakaibang panahon. Mapapanood po kami tuwing Linggo simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, at sa free-to-air TV. Sa facebook.com/DZRJ810am at sa official YouTube channel. At mapapakinggan din sa DZRJ 810am radio. Kita-kits mga ka! Ako si Mark Lopez, and my program is Pugad Vloggers, aired every Monday to Friday from 7 to 8 p.m. sa Radyo Bandido TV simulcast on DZRJ 810 a.m. sa Sky Cable Channel. Oras natin mga kaibigan sa buong bansa, 6 na minuto na ho makalipas ang 11 o'clock. Nagpapatuloy tayo sa palatuntunang Reporter's Hour. Errol na kami pa rin po ito at siyempre sa pangalan pa rin ng ating partner. Ang aking kasama sa paglilingkod sa bayan na medyo may karamdaman lamang po ngayon. Partner, Mayor Tony Chavez, pagaling po kayo. At hopefully baka bukas ay pwede ka na. Nang sa ganun ay sabay tayo maglingkod ulit 10 to 12. In the meantime, magtutuloy tayo sa pangalawang bahagi mga kaibigan ng ating programa. And obviously, may katabi po ako live sa studio. Marami tayong isyong pwedeng pag-usapan na medyo hindi po nadidiscuss sa ibang mga programs, hindi po nadidiscuss sa ibang mga networks, pero dito po natin gagawin sa DZRJ sapagkat palagay ko tayo lamang ang may tinatawag na freedom of the press, yan, freedom of expression na nagagawa, hindi po magawa sa ibang network. It's my pleasure to have this morning and be our live studio guest, si Sir Angelo Base, ang ipinagmamalaki natin, sikat na sikat, lagi pong imbitado. Imbitado sa lahat ng mga okasyon, ang pinag-uusapan po ay pagpapaganda ng buhay. Yan, improvement of lives, marriage improvement, yung mga nais mag-asawa, o kaya yung mga nagkakaproblema pa sa relasyon, siya pa rin ang iniimbita. Live in our studio, Sir Angelo Masi, sir. Magandang tanghali po. Welcome. Welcome po. Good morning sa lahat po ng taga-subaybayan ng DZRJ. Salamat po ulit, Sir Errol, sa imbitasyon. My pleasure is with us. All right. Si Sir Angel, mga kaibigan, ito po ay nais nating matanong na kaagad. Ito po kasing panahon na ito, sabi ng iba, yung mga nagpupungsoy, ito daw po yung mabuenas na taon. Pero may mga ekonomista naman na nagsasabing ito daw ang taon na magiging worst ang sitwasyon natin. So ako'y nalilito, ano ho. But nung campaign period po ng Pangulong BBM, he was calling for unity. Now, ako din mismo, kabahagi ako sa napakarami nating mga kapwa Pilipinong nagsusumikap na mag-bounce back sa ekonomiya dahil marami po ang nawala. Sir Angel, gaano ba kahalaga ang salitang unity o pagkakaisa?
yung unity or pagkakaisa na nais ng ating presidente, napakaganda nung purpose nun, no, ng objective. Siyempre, wala namang naupong presidente na pangit ang hangad sa bansa. Eh. Tama, laging may uupong leader na binoto natin, pinili natin. Ang hangad lagi niyan ay gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Yes, yes. At sa pag-aaral ng mga scientists, nagsisimula ito lahat sa mentalidad ng Pilipino. Eh. Kung makikiisa ang bawat Pilipino, maniniwala doon sa sinasabi ng presidente, yung paniniwala, yun ang pinaka-importanting elemento doon. The mindset. Yes, the mindset. Mm-mm. Para mangyari yung gusto ng presidente. Mm-mm. Kaya kung pagdududahan mo yun, it will never happen. Ayun. Oh. Actually, nung panahon ni Presidente Digong, apo, meron silang Philippine Development Plan na tinatawag. Mm-hmm. Doon sa pag-aaral na yon, ang Pilipino daw, pagtungtong ng 2040, mm-hmm, may enjoy daw ng Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, ang buhay, lahat daw middle class na, at yung mortality rate natin, tatakbo na ng hanggang 80. Napakagandang ano? Yes, yun ang nakalagay doon. Napakagandang plano. Oo. Magiging middle class na ang bawat Pilipino. So, mababawasan ang mga naghihirap. Mababawasan ang maghihirap. Mm-hmm. Tapos, ang monthly income ng Pilipino ng isang pamilya na may apat na membro ay 120,000. Wow! Na. Sino ba ang aayaw niyan? Yan. Kaya nung makita ko yan at pinipresenta ko sa mga kina-counseling natin ng mga nag-aasawa sa DSWD, mangyayari ba to? Alam mo, sagot nila palagi, hindi mangyayari. Lahat umiiling na gano'n. Nako, oo. Iyan pa lang, may problema na may tayo. Problema na tayo. May problema yeah, tayo dyan. Sige. Yeah. Ipagpapatuloy natin ang mahalagang discussion yan kasi you mentioned mindsetting. Yes. Oo. Kung anong nasa sa isip mo, yun ang mangyayari. Yes. Alright, saglit. Babalikan kita, Sir Angel. In the meantime, reports mo ng ating pasilahan. Paspasan po tayo. Whole nation approach. Oh, ito na nga eh. Whole nation. Ibig sabihin, unity pa rin ito. Yes, yes. Whole nation approach. Panawagan po ni Senadora Legarda laban po sa climate change. Narito po ang detalye ng report niyan mula kay Paring Jojo Sigat. Paring Jo, go ahead. Nananawagan si Senate President Pro Tempore Laurel Legarda ng Whole of Nation approach para matugunan ang epekto ng climate change sa Pilipinas. Sa kanyang privilege speech, binigyang diin ni Legarda ng Pilipinas ang bansa na may pinakamataas na disaster risk sa buong mundo batay sa World Risk Report 2022 dahil nga sa exposure at vulnerability ng ating bansa sa mga sakuna at kalamidad. Aniya, nagpapawalang saysay ang mga hakbang para may taas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at mapalago ekonomiya dahil sa mga tumitinding bagyo, tagtuyot, pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang mga dilubyo at sakuna. Kaya naman hinikayat nitong si Senadora Lauren Legarda ang mga kapwa senador na ikonsidera ang sustainability at climate change adaptation sa bawat panukalang batas, programa at budget na pinag-aaralan sa kani-kanilang mga komite. Giit ang mambabatas na mula sa individual hakbang gaya ng pagsunod sa mga batas, pangkalikasan, hanggang sa corporate programs ay kailangan magkaisa mga non-government organization, academe, medical sector, educators, local governments, national government at global community para matugunan nga ang climate change. The Philippines is now the country with the highest disaster risk in the world. The World Risk Report 2022 assessed the level of exposure, susceptibility, and the lack of coping and adaptive capacities of countries from disaster and climate risks and hazards, and we came out as the most vulnerable. Taon-taon, 506.1 billion pesos ang nawawala sa atin dahil sa mga sakunang ito. Katumbas na yan ang pinagsamang budget ng DOH at ng DSWD para sa 2023. Kung gaano man kalaking halaga ang matitipid kung tayo ay mas handa, ay maari na sanang mailaan sa iba pang nating pangangailangan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido TV.
Jojo Sikat, by the way, parang Jo Neil, si parang Jojo medyo nasa ospital yan. Sinabihan ko na medyo mag-relax muna dahil kahapon naisugod siya sa ospital na sumakit daw ang balakang niya at ang tiyan niya, and apparently mukhang may kidney concern. Parang Jojo, once again, ang aking abiso sa iyo, magpalakas ka muna hanggang sa makarecover ka ng mas maganda. Huwag mo na muna pilitin. Alright, diretso tayo sa ibang mga reports. Customs sa Bataan, patuloy ang mas mabilis na pag-release po ng mga balikbayan boxes sa mga pamilyang OFW. Si Ruel Tarayo sa report. Yes, Ruel, go ahead please. Patuloy ang Bureau of Customs Port of Limay at Sub-Port of Mariveles sa mas pinabilis na proseso sa pagre-release ng mga balikbayan boxes para sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers sa lalawigan ng Bataan. Ayon kay Port of Limay Customs District Collector Attorney William Balayo, sa kabuuan bilang ng 29 balikbayan boxes, 25 na rito ang na-deliver na simula pa nitong nagdaang Christmas holidays sa mga pamilya ng OFW sa naturang lugar, kung saan apat na lamang sa mga balikbayan boxes ang nalalabi at handa na rin ito para ma-pick up ng mga nagmamayari ng mga bagahe. Ang naturang hakbang ay makaraang iutos ni Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz ang mabilis ang release para sa mga hindi nabayaran at mga abandonadong balikbayan boxes para sa pamilya ng mga overseas Filipino workers. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa hinaiingat kahilingan ng mga overseas Filipino workers. Ulat mula sa lalawigan ng Bataan, Central Luzon Super Region, ako si Ruel Tarayo para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Thank you, Ruel. That's a good news sa lahat ng mga OFWs na medyo nag-suffer na sa kahihintay na matagal because of the yung terminology dyan, kapalpakan ng mga service provider. Di bale, at least nai-release na ng BOC. Samantala, test na namahagi daw po ng 10 mobile training laboratories sa mga regional offices para sa skills and livelihood training program sa mga liblib na lugar. Si Nolan Arriola sa report. Yes, Nolan, go ahead. Namahagi ng 10 mobile training laboratory at 16 na service vehicle sa kanilang mga regional offices ang Technical Education and Skills Development o TESDA matapos ang sinagawang turnover ceremony sa TESDA main office sa lungsod ng Taguig. Ito'y naglalaman ng mga tools ng TESDA kabilang na ang mga multimedia equipment and training packages na nakalagay sa isang trailer. Isa itong klase ng training facility na nakadesenyo para madaling maibiyahe kahit saan hanggang sa mga mahirap na probinsya. Ang hakbang na ito ay upang maipahatid pa ang special skills training at dagdag na mapagkakakitaan sa mga malalayong lugar sa bansa. Ayon kay Director General Danilo Cruz, sa ganitong pamamaraan, marami pa ang bilang ng mga makapag-aral sa ilalim ng kanilang mga programa. Dagdag pa ng opisyal na aabot sa mahigit 5,000 enrollees ang maa-accommodate ng naturang programa taon-taon. Kabila sa mga technical vocational courses ng Mobile Training Laboratory ay photovoltaic systems installation, bread and pastry production, food processing, organic agricultural production, carpentry, plumbing, electrical installation maintenance, at agricultural crop production na binibigyan ng qualification na hanggang level 2 kaugnay pa rin ng kanilang mga training skills program. We bless the 28 mobile training vehicles that TESDA intend to deploy to its regional offices. Itong mobile training facilities na ito ay makakatugon doon sa pangangailangan ng ating mga kababayang sa malalayong lugar. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga established training center ng TESDA at private sector. Yung mobile ay pupunta na sa kanilang lugar upang doong i-conduct ang on-site training ng mga ating mga kababayan. Inaasahan namin na ang pagdideploy ng mga sasakyan ito ay maragdagan ng 5,000-6,000 trainees taon-taon at sa susunod ay marami pa kami i-deploy na training vehicles sa ating mga regional offices.
Actually, yung ating mobile training ni Michelle ay any courses na pwedeng i-request ng community. Kasi kadalasan kasi dahil maraming mga kababayan at specialist na cordillera na hindi makaabot dito sa parte ng Benguete. So, ang sinasabi namin, kung hindi makarating yung mga bata, kami pupunta sa kanilang komunidad. At that's the reason why we are so blessed sa CAR, isa sa mga nabiyayaan na as recipient itong programa ito ng ating minamahal na sekretary. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM. Ang Radyo Bandido TV. Thanks, Nolan. It's now 19 minutes after 11. Tuloy-tuloy tayo kasi gusto kong pag nag-usap ulit kami ni Sir Angelo ay magtuloy-tuloy din. Ratsada pa rin natin itong report. Totoong problema ng bansa ang tututukan sa halip na MIF ayon po kay Senador Coco Pimentel. Nagbabalik para sa pangalawang report si Paring Jojo Sigat. Paring Jojo, go ahead. Isinangguni ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na mas makakabuti para sa lahat, natutukan muna ng pamahalaan ang tunay na problema na kinaharap ng bansa sa halip na atupagin ang Maharlika Investment Fund Bila. Ayon kay Pimentel, dapat na mag-concentrate na muna ang gobyerno sa mga problema sa inflation, agrikultura at food production. Sinabi ni Pimentel na ang Maharlika Wealth Fund ay uubos lamang ng ating oras at hindi pa makakapagbigay ng konkretong sagot bukod pa sa pabago-bago ang pagguguta ng pondo. Hindi rin aniya ginagarantya ng panukala ang pagbaba sa presyo ng bilihin, lalo't gagawin na itong private wealth fund dahil sa pagpasok nga ng initial public offering na siyang pagugutan ng pondo ng Maharlika Fund. Kinuwestiyon din ni Pimentel ang proseso sa ginagawa ngayon ng pag-amyenda sa Maharlika Bill gayong may pinalaversyon ng inaprubahan dito ang kabara na nagdudulot ngayon ng kalituhan sa mga mababatas at taong bayan. Ang problema paaniya ng mambabata sa Maharlika Fund ay hindi naman ito binanggit sa State of the Nation address ng Pangulo at wala rin ito sa mga nakalista sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido TV. Salamat ng marami, Sir Ratsada, po ng mga reports na inhatid sa atin ng ating mga kasamang tagapag-ulat live sa ating palatuntunan. Naghatid sa atin sa oras na 21 minutos na po makalipas ang alas 11 po ng katanghalian. Balikan na natin ang ating special na bisita sa araw pong ito ng Tuesday. Again, live in our studio, si Sir Angelo Basi, ang sikat na live mentor na most wanted, as in lagi pong iniimbita sa mga mahalagang okasyon para lamang po siya magsalita. Sir Angel, we were discussing a while ago before we show all those reports, yung direksyon ng Pangulong BBM na unity, etc., etc., vis-a-vis sa kailangan gawin ng bawat pamilya, sir. Yes, kailangan ng suporta ang presidente natin para magkatotoo yung Philippine Development Plan na pinlano pa nung 2016, nung pag-upo pa lang ng Presidente Digong. Kaya nga, minana niya yan, obligado siyang ituloy. Ituloy, aha. Yes. Kaya pag hindi pinaniwalaan ng mga Pilipino yan, it will never happen. We need to believe to the with the president. We need to aspire for a good life. Ang unang susi talaga niyan to have a good life is to know it, how to do it. Then you believe it. Then you will experience it. Yung mga tao kasi, Sir Angel, siguro talaga, pag sinasabi pa lamang, ang tendency ay hindi talaga basta-basta naniniwala, no? Yes. At marami po ang mga kababayan din natin na to see is to believe, ika nga, yes. No? Pero may mga ilang pinagpala din na talagang hindi pa man nakikita, pinaniniwalaan na. And I believe, yung mga leader na nagsasalita sa harapan natin, kailangan siguro nating paniwalaan at suportahan. Yes. Suportahan muna. Ay, pero kung siguro after 1 year, nag 2 years, wala namang nangyari, palagay ko'y kailangan sigurong mag-usap ulit. Yes, actually, obligasyon natin yan sa Estado eh. Yung i-organize ang ating buhay. Opo, opo. Hindi lang naibibigyan din yan sa mga eskwelahan. Mm-mm. Dahil sa kulturang
pinakilala sa atin na tayo ay may rights, may rights, may rights. Puro tayo rights. Kaya, parang tayo ay privilege sa privilege. Ano? Oh, mag-demand sa gobyerno, maghintay ng ayuda. May nabasa nga akong libro. Sabi, ito daw yung age of entitlement. Grabe, no? Imagine that. Na ang kaisipan ng Pilipino, halimbawa, pag nasa... Pag yung kotse niya nasa tapat ng bahay niya. Pwede kanya, yung kanya, ano, yung kanya. Kanya yung kaisipan ng mentality, yung mentalidad na 'yan, tinan mo. May nilalagyan na tayo ng motorcycle lane ng gobyerno. Hindi pa rin dadaan doon. Doon pa rin sa ano? Oo. Lahat ng lane may motor. Oo, totoo. Oo, dahil naiinis ako pag ganyan eh. Oo, because of that mentality na right kung dumaan dito. Pilipino ako, karapatan ko 'to. Yan yung mentalidad na galing sa Western na hindi natin dapat pinaniniwalaan agad-agad. At dapat hindi natin kinokopya. Yes. Ito ba itong nakikita natin, Sir Angel, sa kalsada? Ito ba yung manifestation din ng mga sitwasyon sa loob ng pamilya? Nangyayari yan, yung epekto niyan sa loob din, nagsisimula sa loob ng kanyang pamilya. Pag sa loob pa lang ng mag-asawa, ini-insist pa rin yung rights niya to be to be happy. Rights to be happy. Inalisan mo rin ng rights to be happy yung asawa mo. May nakita ko kagabing video, no? Naalala ko. Yung lalaki nag-a-abroad. Yes. Nagahanap buhay sa abroad, no? Yes. Yung kapatid ng babae, binidyuhan yung kapatid niyang babae na may katabing barangay tanong. Nako. Oo. Na sinisirmunan ng kapatid na lalaki yung kanyang kapatid na babae. Bakit mo ginagawa yan? Nagpapakahirap ang asawa mo sa abroad. Mga ganun. Kasi hindi lang naman pera ang kailangan ko. So ano yan? Right to be happy ba yun? Right din yung sinasabi right niya. Right din yung sinasabi. Oo. Yan ang problema din natin sa ating mga kababayan. Na ang mentalidad ay nasa ibang bansa yung future ng, ng pamilya niya. Na kapag kumita siya ng mas malaki sa abroad, kasi nga, malaki yung bayad eh. Mag-i-stay siya doon. Ayun. Mag-iipon siya. Only to find out na meron siyang hindi nasusupply sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Because everything in life has to take the process na tinatawag. Kung gusto mong umunlad ang pamilya mo, may proseso ka din tapang pagdaanan. There's no shortcut. Walang shortcut. There's no overnight success. Kaya the more OFW natin, the more na dumadami sila doon, the more na nalulungkot ako. Kasi yung mentality bit-bit pa rin eh, na ang future na doon sa ibang bansa. Yan bang pagkalungkot mo ay sanhi ng may impact yan sa pamilya, sa relasyon sa mga pamilya? Yes, of course. Dahil tatlong component ang ating katawan. At ang tatlong component ano na yan, yung mga yun? Ay dapat nasusuplayan. Ano yung mga yun? Psychological. Say, yung physical. Physical, katawan. At yung spiritual. Spiritual, mahalaga eh. Nakita na rin ng mga scientists yan. Many years ago, hindi ito bago. Hindi conflict sa science yung spiritual. Yes. Hindi ito bagong bagay na ngayon lang natin nalalaman. Napag-aralan na nila ito noon pa na yung tatlong component ng ating katawan dapat nasusuplayan ng sabay-sabay. Ayun. Hindi lang yung pagkain, kundi yung ating kaisipan, pinakakain din yan araw-araw. At yung ating spiritual. Dapat may connection tayo doon sa ating source, sa ating creator. Talagang dapat perfected yan. Direction. Hindi yan tinuturo sa schools eh. Ayun nga. Sa'yo ko lang narinig yan ngayon. Nililimitahan yung mga bagay na kailangan malaman ng mga bata. Ayun. Nililimitahan lang. Are you telling us that if these three elements are not present at once, yes, na kukumplay mo, yes, ay magsisimula ang problema? Magmamalfunction ang human being. Ayun. Kaya kita mo, tingnan mo, Sir Errol. Si Jesus Christ lang ang mensabi nito. Hindi ko narinig to kay Buddha, kay Confucius, o kung kanina man. Kung meron man silang statement, maybe similar. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ayun. Oo. Kaya it makes sense for the science to tell us na may tatlong bahagi ang ating katawan na kailangan pakainin din at the same time. On a daily. Iba yung joke dyan, ha? Iba yun. Ano yung joke dyan? Three
3 times a day tayong kumakain. Yes, dapat 3 yes. times a day din tayo nagbabasa ng libro. Ayun. Nilalagyan natin ng tamang information ng ating kaisipan. Libro academically? Or, yes. 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 To learn new things? Yes. And yung isa pang mahalagang libro ay yung Bible yata, no? Yes, yes. Napakahalaga. Lahat ng bahay may Bible eh. Pero display, very seldom na bubuklat. Display na lang yan. Oo. Very seldom. Oo. Sige. So, very possible ba na sa isang tao ay makumplay lahat yun? Perfectly. Kung gusto. Kung gusto. Yes. At kung alam siguro. Kailangan may magsabi. Oo. Kasi kung hindi niya alam, hindi niya magagawa. Yes. Apo. Mm-hmm. Ayun. Oo. So, mga kaibigan, total ang expertise ni Papa Angelo, ika nga, sa tawag ng iba, Papa Angelo, ay mag-ayos ng buhay. Tiyakin na ang buhay ng mga... ano niya nga, ang pangarap niya, makita ang buong Pilipinas na anong taon yan? By year... Sabi dun sa Philippine Development Plan, by 2040. 25 years from 2016. So, ang gusto mo makita by 2040 to 2060 ay maunlad ang bansa. Maunlad ang bansa, maunlad siyempre ang pamilya, maunlad yes. ang bansa. Kung meron mang mahirap, maliit na porsyento na lang. Hindi, is that very possible? Possible yun, sir. Possible. Basta maniwala lang ang bawat Pilipino. Oo. Pero sabi ng susyudad, the very basic element of the society is family. Yes. Ayun. Napag-aralan na rin yan many years ago. Pag lumabas ang, pag may problema sa bahay, uh-oh. At hindi na manage, lalabas ang problema sa society. Ayun. Oo. Kaya the more homes na problematic, the more problems ang will come out sa society. Sa lipunan. Yes. Alright, sige. Mahalaga yan. Seryoso ang usapan na ito mga kaibigan. Saglit po, ano? Magbe-break muna tayo at ipagpapatuloy po natin itong mahalagang topic natin. Mamaya ng konti, gusto kong tanungin ng talagang personal, ano ang nagtulak kay Sir Angelo base na magsulat ng libro, nakahindik-hindik ang title. Ang sabi niya ba naman doon sa title eh, paano maghiwalay? Ano yan? Paano? Tamang guide. Ano ang tamang guide sa legal? Sa legal na paghiwalay. Sabi ko, bakit ito parang conflict doon sa unity? Saglit ha? Mamaya po yan. Naintriga ako eh. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Hello there, RJ here. Bistro RJ is open on Tuesdays for Bravo Executive Lounge and Thursdays for Let's Groove. If you want to watch the TV show live, there's no entrance fee, just go to the Bistro by 7:30 p.m. And of course, aside from Tuesday and Thursdays, we are always open on a Friday for dancing. Entrance is only 600 pesos. Thank God it's put on your dancing shoes. Get out of your house and enjoy life. The band starts at 8 p.m. and I'm on stage at 8:30 to make you dance for one full hour. Pretty woman. And just to have a little fun, the prettiest woman and another best-dressed woman will win free gift certificates from the Asian Breast Center in Makati City for a thermolytics breast exam, a state-of-the-art procedure that's painless, non-touch, and radiation-free. Worth 1,200 pesos, the latest innovation in breast cancer screening. So see you this Friday at Dusitani Hotel, Makati. Make your reservations right now. Text or call 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Or you can just walk in on Friday nights. Guaranteed, you will be happily dancing and singing along. Thank God it's Friday.
Thank you, Engineer Neil. Salamat. Balik na tayo sa huling bahagi po ng programa natin ngayong araw ng Tuesday, ang programang Reporter's Hour. Still in behalf of my partner, si Mayor Tony Chavez na nagpapagaling din ngayon. May konting karamdaman, partner. Pagaling ka na kagad so that we can be together tomorrow. Alright, in the meantime, tuloy muna tayo until 12. Reports pa rin ang ating ratratin sa ating palatuntunan. Senador Tulfo, pinatitiyak sa DMW ang hustisya ng sinunog na OFW sa Kuwait. Nagbabalik sa pangatlong pagkakataon si Paring Jojo Sigat. Paring Jo, go ahead. Pinatitiyak ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Rapi Tulfo sa Department of Migrant Workers ang hustisya at ang magiging matibay na ebidensya laban sa sospek na pumaslang at nanunog ng bangkay ng isang Pinay OFW sa Kuwait. Sa ginanap ng consultative meeting sa Senado, ang biktimang OFW ay kinilalang si Julie B. Ranara, 35 years old, na natagpo ang sunog ang bangkay nitong linggo sa gitna ng isang disyerto sa nasabing bansa. Sa naturang pagpupulong, tinukoy ni Migrant Worker Secretary Susan Tutsople na ang sospek ay ang lalaking anak ng employer ni Ranara na ngayon ay arestado na nga ng Kuwaiti officials. Ang biktima na noong July 2022 lang na deploy sa bansang Kuwait ay maraming beses nang sinaktan at pinagmalupitan ng anak ng employer. Ay nga sa kalihim nakausap niya ang mga kaanak ng biktima at base sa mga kamag-anak ay nakausap pa nila noong Biyernes si Ranara at pagsapit ng Sabado ay hindi na makontak ng kanyang pamilya ang biktima. Na ibahagi pa umano ni Ranara sa mga kaanak ang pananakit at pananakot na ginagawa sa kanya ng anak ng employer. Tiniyak naman ni Secretary Ople sa naturang komite ang agarang pagbibigay ng hustisya sa mga naiwang kaanak ng biktima. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 3M, ang Radyo Bandido TV. Thank you, Paring Jojo, sa report niyan. Diyos ko po, sa pamilya naiwan dito sa Pilipinas ng mga OFW. Saglit po, tuloy-tuloy tayo. Isa pang report, o dalawa pa yata ito. Okay. Alright, okay. Ayun. Oo, saglit ha. Medyo humina yata yung signal natin. Congressman na Domingo ng Bulacan, naging panahong pandangal daw ho sa 124th na anibersaryo ng Republikang Pilipino. Si kasamang Jimmy Mahusay sa report. Paring Jimmy, go ahead. Bilang tagapagmana, tungkulin nating tiyakin na sumusunod tayo sa konstitusyon. Gamitin natin ang bawat sandali ng ating kalayaan para gumawa ng tama at mabuti para sa ating kapwa. Ito ang mensahe ni Bulacan 1st District Congressman Danilo Domingo sa paggunita ng 124th taong anibersaryo ng unang Republikang Pilipino na ginanap sa bakuran ng Baraso in Charge sa lungsod ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan. Kanyang binigyan diin na ang institusyonalisasyon ng unang Republika ng Pilipinas ay naglantad sa buong mundo na ang kakayahan ng Pilipino na magkaroon ng isang malaya at republika na pamahalaan ang sarili nitong kapalaran bilang isang bansa. Dagdag pa ng kongresista na ang Malolos Konstitusyon ay malaya, independyente at hindi utak o dikta ng sinumang bansa o sektor na may sariling interes. Sa panig naman ni Gobernador Daniel R. Fernando, sinabi nito na bilang halal na opisyal ng pamahalaan, tungkulin nilang maglingkod ng masigasig at tapat bilang kapalit ng tiwala na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang nasasakupan. Pinangunahan ni na Domingo at Fernando ang daan-daang Bulakenyo na dumalo sa gaganapan sa isang flag-raising ceremony sa monumento ni General Emilio Aguinaldo, ang kinikilalang unang pangulo ng Pilipinas. Ako, si Jimmy Mausi, nag-ulat para sa DCRJ 10AM, ang Radyo Bandido TV. At happy anniversary yan sa Republikang Pilipino, ika 124th anniversary pala. Sige, huling report sa ating programa sa oras na 38 minutes makalipas ng alas 11. 6 na milyong pondo daw na hinihingi ng sangguniang bayan ng Halahala, Rizal. Hindi lamang para sa lakbay aral. Alamin natin kung para saan pa yan sa report ni kasamang Felix. Paring Felix, go ahead.
Nilinaw ng sangguniang bayan ang Alala Rizal na walang katotohan ng aligasyon na ang hinihinging 6 na milyong pisong pondo sa pamahalaang bayan ay para lamang sa lakbay-aral. Bagamat inamin ni SB Secretary Gerald Perez na 6 milyon niya ang hinihingi ng sangguniang, subalit hindi naman umano ito para sa lakbay-aral lamang dahil ang mga turang alaga ay bahagi ng kabuuang MOOE at capital outlay. Yung 6 million na yun, maintenance and other operating expenses, kasama ko yung training, yung traveling, tapos ang office supplies, yung gasolina ng vice mayor dahil may sasakyan siya. Tapos other maintenance and operating expenses, yung mga ibinibigay sa bawat sumahan ng halimbawa BMLP, PCN, may mga ganyan po. Yun po yung kabuuan ng 6 million. Hindi po yun para sa lakbay-aral lang. Maging si ABC President Lucy Villaran ay nagsabi na hindi lamang para sa lakbay-aral ang kanilang hinihinging pondo. Ipinakita rin ito ang lumang gamit maging ang mismong tanggapan ng SB na kailangan na ngang mapalitan at maisaayos. Actually, hindi naman sa lakbay-aral ang 6 million. Ito, nakita mo ito. Ito pa rin yung sofa ko nung ako vice mayor. Ito pa. Tapos tingnan mo naman yung mga lamesa. Ito ang mismong tanggapan ng sangguniang bayan na pinagdarausan ng sesyon. Kapansin-pansin ang mga luma at sira-siraan ng sofa. Mga lamesa na halatang ginawa na lamang ng paraan para magamit. Monoblock na nagsisilbing upuan. Maging ang tanging daanan at dagdanan. Na tila isang maliit na lagusan patungo sa opisina ng RISB at sa ilalim ay mistulang garahe naman o material recovery facility. Ito rin ang sinasabing dahilan sa paghingi ng malaking pondo para maisayos at gawing presentable ang kanilang mistulang bodegang tanggapan ng sangguniang bayan. Na kung may mga bisita, may hiya kang sila ipatuloyin. Muli ay umapila si Villaran na bago siya gumawa ng konklusyon at husgahan kung sino man, sana'y alamin munang mabuti ang kanila umanong ginagawa ay naaayon sa batas. Mga kababayan, sa mga tagahalahala, sana bago tayo mag-arrive sa conclusion at bago husgahan ang bawat isa o sino man, sana alamin munang mabuti kung ano yung tunay talagang pangyayari. Kami, on our part, ay malakas ang loob dahil sumusunod kami sa batas. Kung ano yung itinadhana ng batas, yun ang aming ginagawa. Ako naman si Felix Tambong Kunuguulat para sa DCRJ810, ang Radyo Bandido TV. Ayun naman pala, maraming pagkakagastusan ng sangguniang bayan, ano? Sige, so kung kaya namang ibigay, di ibigay. Ha? At kung meron namang perang dapat na ilalaan sa mga proyektong mga interest ng kalahatan, ikabubuti, why not? Alright, mga kaibigan, sige, diretso na tayo. Tatanungin na natin si Sir Angelo Base, the life mentor na bisita po natin sa ating studio ngayon. Bakit yung title ng kanyang librong sinulat, ang title ay Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay? Kanina pinag-uusapan natin Unity, pero may libro ka pa lang. Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay. Oh, may karugtong na ngayon yun. May karugtong na yun. Oh, pag-preserve ng marriage. Oh, pag-preserve ng marriage. Yes, oh, yun. Yes. Oh. Sige nga, ipaliwanag mo nga sa amin. Kwentuhan mo kami ng librong yun. May kopya ako. May kopya ka bandala nun? Kasi I really intentionally invite him because of the book na sabi ko, ano to? Ang pagkakakilala ko kako sa taong ito ay preservation of marriage. Ayan. Yan. Oo. Yan. Pakita nga natin. Ito po yung kinaiintrigihan kong libro. Mainit-init pa galing sa publishing house. Yeah, publishing house. Oo. Sa publishing house. Can you tell us about this book? Bakit nakagawa ka ng ganyang libro, Sir Angel? For the last 10 to 15 years. Actually, yeah. Pag 15, close to 20 years, araw-araw ako nakakatanggap ng nag-i-inquire. Kung paano mapawalang bisa ang kanilang kasal, uy. Paano maghihiwalay, uh-huh. Paano magiging madali. Uh-huh. Meron pa nga dyan, kinasal na raw sila, naghiwalay na raw sila ng 10 years, 15, uh-huh. 20 years, naghiwalay na daw. Oo. Uh-huh. Mabilis na ba na may pawalang bisa? O yun. Kung ganong katagal na naghiwalay. Magandang umaga mo, magandang tanghali mo na sa mga senador na nag-i-sponsor ng divorce. Yes. Sino-sino yan? Senador Tulfo. Senador Tulfo. Robin Hood Padilla. Sino pa?
Senador ba ito ba? Hindi. Si Ontiveros. Senadora Ontiveros and... Si Congressman Edsel Lagman. Edsel Lagman. Ayan. Sige. Yes. Alright. Okay. Before. Why this book? Okay. So, sa umaga, pagising ko, yun ang una kong nababasang message. Oo. Na, sa Facebook. Sa Facebook. Sa social media. Yes. At maging sa araw ng Sabado, ng Linggo, ganun din. Yun pa rin yung message. Siyempre, pag umaga, nakabasa ka ng ganun, toxic yun eh. Aha. Hindi yung good news eh. Yes. Diba? Somebody is planning to dissolve the marriage, planning to dissolve the institution that they created. So, masakit sa ulo, i-entertain. Samantalang yung ibang mga kaibigan natin, tuwan-tuwa sa mga ganyan, negosyo nila yan. No? Malaki na ang kinikita nila dyan. Pero tayo, iba tayo. Until one day, napagod ako, sabi ko, this must be stopped. Because pinag-aralan ko yung family code, binalibaligtad ko, wala naman ako makita ang solusyon dito. How to preserve the family. Eh, ang kultura nagsisimula sa batas. Tama. Kaya pag may mga taong naglabi para sirain yung institusyon na marriage, magiging culture yan. Hanggang sa maisalin-salin niya sa mga susunod na generation. Okay. Kaya sabi ko, there must be an answer to this problem of every family na hindi na magkasundo. Ayun. Meron ba tayo, Sir Angel, na datos, say for example, from the PSA na magre-reflect yung ganung problema? May research tayo. Yeah. Ito pa lang. Oo. Kasi if napakarami talaga ay baka dito naman nagmumula yung ano mga nagtutulak sir ng ano ng divorce bill. Yes, kinukuha nila diyan sa datos na yan. Sa datos na yan. Yung datos na yan more than that. Kasi hindi naman recorded yung naghiwalay na lang ng hindi kasal. Ayun. So ang recorded lang yung nagpakasal at may pambayad. Yes. May panggastos. Apo. Okay. So lumabas yun sa datos ng PSA for the last 20 years, since 2001. Napansin nila yung dahan-dahan pagtaas. Ayun. Since 2001. May mga narinig pa nga kung ano, mga biro. Biro ba? O ano? Talagang seryoso sila. Hindi ba dapat na ang marriage contract, dahil contract ay may certain duration? May mga ganun biro eh. Oo. Ibang-iba ang marriage contract sa social contract. Ayun. Social contract, pwede mong i-dicta yung terms mo. Yes. Pwede mong sabihin na ito gusto ko, itong gawin mo, ito bayaran mo, ito bayaran ko. You can dictate. At irerespeto ng korte yan hanggat hindi sumasalungat sa kahit na anong batas, hindi sumasalungat sa mga customs or public policy. Kikilalanin ng korte yung social contract na pinag-agreean ninyong dalawa. Okay. Sa marriage, iba. Iba. Nakadikta na yung terms. Hindi ka pwede magdikta na ganito ako, dapat tanggapin mo ako. Ako din, ganito din ako, dapat tanggapin mo ako. Lasenggo ako nung pinakasalan mo ako, dapat tanggapin mo lasenggo ako kasi pinakasalan mo ako. Walang ganon. Hindi na po pwede yun sa marriage. Yung lahat ng mga bisyo mo, iiwanan mo na yan kasi nai-enjoy mo na yan nung binata ka eh. Ayun. Pag nag-asawa ka, lalo na sa mga babae, party-goer ka or maldita ka, hindi na pwedeng dalin yan sa marriage. Ayun. Hindi pwedeng bitbitin yan doon. Lakas-lakasan mo nga yan. yan ang hindi na papagdiin, hindi na bibigyan ng diin sa bawat nagka-counseling sa mga city hall. Kasi nagulat ako eh. Sa taas ng naghihiwalay ng mga mag-asawa, tapos dumadaan naman sa programa ng counseling. Yun na nga, sir eh. Ng DSW. Lahat ng nagpakasal, ilang araw ba yan na kinakounsel bago makasal? Isang oras. Ayun ang problema. Isang oras. Yun ang problema. Kung isang oras lang talaga. Kaya nga. Kaya nung tiningnan ko yung problema, pati pala yung pagtuturo, importante. Yun. Kahit na isang oras mo lang turuan yan, kung tama yung tinuro mo, mabibit-bit nila yan, balang araw, pag na-challenge yan, na-test yung kanilang relationship, meron silang maaalalang, ganito yung natutunan ko eh. Yun. Ito dapat yung apply natin, itry natin. Mm-mm. Kaya pag mali yung naituro, it's a dangerous result sa relationship. Ayun. It would have a very dangerous result. Oo. Kasi wrong information, wrong belief,
wrong attitude yung lalabas sa atin. Ay, sino nagre-regulate ng ano, counseling? I mean, to ensure that tama yung mga tinuturo. DSWD. Ah, DSWD. Merong manual na isang inch yung kapal. Okay. Eh, kaya bang ituro yung isang oras? Yan nga, Sir Errol. Oh. Kaya nga, nung pinag-arahalan ko, kasi may mga activities pa doon. Na nilagay, na gagawin, okay, ng bawat taga-apply sa pag-aasawa. Nung nakapasok na ako doon sa DSWD para mag-pre-marriage counseling, nakita ko yung problema, yung implementation. Ayun. Hindi nasusunod. Kulang na kulang yung oras sa pagtuturo. Eh kasi kung si Mayor pa ang magka-counseling talaga, walang oras si Mayor. Nga, ubus ang oras ni Mayor. Ubus ang oras ni Mayor. Oo. At isa pa, yung dapat nga, meron tayong Department of Family. Yung sa DSWD, puro social work. Works. Ang pinagtuturo ng marriage counseling, mga social worker. Eh ang primary objective ng mga yan, by the title itself, social welfare, hindi family welfare. Ayun. Or marriage welfare. Dapat ang tutok nung nagtuturo, dun lang about sa marriage. So crucial na crucial. Yes. Oo. Na makapagturo ng tama. Mm-mm. At ito pa isang problema na nakita ko. Mm-mm. Yung mga tuturo ng pre-marriage counselors na naabutan ko sa mga LGU, mm-mm, ay yung iba sa kanila, hiwalay, wala asawa, may nakita pa akong bata. Walang moral ascendancy. May nakita pa akong bata. Bata, bata magtuturo sa sa marriage. Bata, wala pang asawa, sige. Wala pang asawa. Sabi ko, ito yung problema eh. Oo, yun, oo. Kaya, yun yung nakalagay dito sa librong ito. Aha. Despite the program of the government, marami pa rin ang naghihiwalay. Sir Angel, ang sinasabi kasi, usong-uso, I'm sure si Neil naririnig din ito, walang forever. Decision niya, yung forever. Yung decision forever. Decision niya. Decision siya. Yes. Kaya kung didesisyonan yung dalawa yan, it will happen. Really? Kung isa lang yung magdidesisyon, it will never happen. It will never happen. Yes. Ah. Albert Einstein, marriage is a risk. And it's an enjoyable journey or pwedeng umiksi ang buhay mo or humaba buhay mo. Albert Einstein yan. Albert Einstein. May enjoy mo lang ang journey yung dalawa if you have the same spirit. Ano sabihin ng spirit? Mm-mm. Iisang nilalaman ng puso, ng isip, ng katawan. Paano ba mangyayari yun? Paano mangyayari yun? Naiisa ang puso. Bagamat sinasabi, pag kinakasalo, isang kayo, isang laman na. Yes. Isang isip na dapat kayo magtulungan. Yes. Kaya, kasi nagiging isang katawan na lang ang mag-asawa eh. Mm-mm. And it makes sense for Albert Einstein to tell the whole world, mm-mm, na isang spirit lang ang kailangan ng isang katawan. Ayun. Oo nga. Hindi pwedeng dalawang spirit yes, isang katawan. No? Yes. Logical nga, no? Wala nang paglalagyan yung pangalawang spirit. Logical nga, oh, tama. Kaya pag yung mag-aaway yung dalawang spirit. Yes. Yan. Okay. Oh, kaya pag yung asawa mo, iba ang spirit niya. Ibig sabihin, iba ang gusto niya sa buhay. Okay. You are creating space in between. Ayun. Kaya yung space na yan, yun yung favorite ng mga salisigang. So, in short, dapat yung lalaki at babae talagang maintindihan yung union talaga. Yes, oo. Yes. Pag hindi naintindihan yun, may problema. Magkakaroon problema, doon pa lang. Oo, doon pa lang. Doon pa lang. Mm-mm. Kaya nung makapasok na ako sa pagka-counseling sa DSWD, nakita ko yung reaksyon ng mga taong gusto magpakasal. Aha. May reaction bang ano gusto mong umuwi na? Gusto mong yes. May ganun? Oo, lalo na kung galing sa sa environment na puro hiwalay yung pamilya, hiwalay ang ate, hiwalay ang kuya, hiwalay ang tatay, hiwalay ang kapitbahay. Pag galing siya dun sa environment na yon, he will never believe sa forever. Ayun. Walang forever. Narinig ko lang yan, walang forever. Sabi, ba't ganyan ang paniniwala ninyo? Kasi na-absorb niya as he grows up. It becomes a reality pag pinaniniwalaan niya rin yun. Yes, saka hindi siya mag-grow sa ganong environment. Kaya ang isang tao, pag natuklasan niya yung kanyang reason for living, aalis siya dun sa environment na yun. So may forever talaga? Meron, kung didesisyonan mo talaga. Didesisyonan. At dun ka lang tututok sa lahat ng ginagawa. Nandito yan. Nandito yan. Nandito yan. Yes. Kaya nga, dinugtungan natin, last minute dinugtungan. Kasi na-intriga talaga ako, tamang guide sa pagkikipag-iwalo. Samantala yung nag-iwalay, nag-aaway pa, di ba? Yes. Anong usap-usap? Hiwalay na. Oo.
Kasi sa katotohanan, dalawang market yung kino-cover ng ating aklat. Ayun. Kaya kung makita mong hindi ka qualified legally, isa-isa ko yung mga legal grounds na sinasabi ng family code. Pag hindi ka naman qualified legally, preserve mo na lang. Preserve na lang. Tahaba pa buhay mo. Ayun. Kaya, ang sakit ng Pilipino ngayon, pag hindi na nag-work yung relationship, papatol ka agad sa iba. Oh, akala nila yun ang solusyon. Naku, lalong naging komplikado. Yes. Balikan natin yan, Sir Angel, yung topic na yan. Samantala, tatlong pulis na kinasuhan laban sa dinukot ng mga sabungero, dinismiss na o tinanggal na po sa serbisyo noon pang 2022. Ayon po sa Philippine National Police, si Edwin Moreno para sa report. Yes, Edwin, go ahead. Edwin, sige, balikan natin si Edwin. Maya-maya po ng konti. Tinanggal na pala yan, pero ang nakasuhan dyan, ang pagkakaintindi ko, anim na pulis. So may tatlo pa. Tatlo pang nare-retain, nasa pwesto pa, nasa lupa ng PNP organization. Anyway, maya-maya ng konti, pag ready na si Edwin. Sige, sir. So balikan natin yung sinasabi mo, nasa na nga ba tayo? Yung... kung hindi ka qualified doon sa isang panig legal ground sa legal ground. Yes. Punta ka na lang doon sa preservation. Yes. Punta ka na lang doon kasi in-specify din ng family code isa-isa yung mga dahilan na pwede kang ma-qualify to void your marriage. Pag hindi pero ang tila kalaban niyan, Sir Angel, yung ego ng bawat isa eh. Pride. Yes, kaya nga doon pa lang sa bahay nagma-malfunction na eh. Dahil sa ego na 'yan, sa pride na 'yan. And it all starts from not knowing the formula. Kaya magmula bata tinuturo tayo mag-solve ng mathematics, 'di ba? May formula. Pag may pag tama 'yung formula ng masosolve mo. Pag naintindihan mo 'yung formula, masosolve mo 'yung problema. Yes. Tama, tama. Pag hindi mo naintindihan 'yung ibig sabihin pag nagkamali 'yung sagot mo, hindi mo naintindihan yung formula. Ayun. Oo. Ganon yun. So, dito sa setting natin sa Pilipinas, obviously, marami po ang nag-aasawa na parang hindi nakaplano, parang masalang nag-asawa. Yes. And it will end up, you know, wanting to separate. Yes. Ayun. Oo. And this book, mga kaibigan, perhaps kung nagsasama pa kayo, can really help you a lot. Yes. To review, reassess, and do something. Yes. Para yung subtitle dito sa ilalim ay mangyari na preservation ng marriage. Yes. And it very possible naman. Yes. Sir Angel, sige po. Limited po yung ating time now. We only have 4 minutes. May isa pa tayong report. Nanunod po ang ating mga taga-subaybay. Paano nga ba gagawin forever ang ating mga buhay maging may asawa? Okay. Binigay yan ni King Solomon. The key is, there are steps na binigay talaga. So kung ilalagay lang natin sa puso natin yung key na yan, ni King Solomon, the step one is to get knowledge. Knowledge. Everything, lahat ng kailangan nating, gusto nating ma-improve sa buhay natin, career man yan, or trabaho man yan, or profession, itong key na to ay effective. Na natuklasan na many years ago. Na hindi lang masyadong nabibigyan diin ito sa atin, sa simbahan, sa eskwelahan, sa trabaho, and everything. Yumaman na nga yung mga sumusulat nito tungkol dito eh. Yumaman na. Kailangan lang ikalat pa ito sa maraming Pilipino. Kailangan nating maintindihan yung design ng buhay. May design talaga. We only need to know it. So, the first key is to get the right knowledge. Okay. Knowledge. Then, understanding. Then, application. Kasi pwede kang magkaroon ng knowledge or understanding doon sa topic na yon na interesado ka. Pero hindi mo naman in-apply, hindi mag-work sa buhay mo. Hindi mag-work. Hindi mag-work. Parang na-stuck lang siya. Alam mo nga lang, pero hindi mo ginagawa siya. Yes. Alright. Yes. Kasi pag hindi mo siya in-apply, although naintindihan mo, alam ko na yan. No? Ganyan tayo eh. Kaya nga, lumabas tayo ignorante. 2018 survey, ignorante daw ang mga majority Pilipino. Grabe naman. Imagine that. Because of the lack of reading.
culture. Ayun. Kulang tayo sa reading culture. Oo. Si Vice President Sara gustong ibalik yung attitude ng mga Pilipinong magbasa. Yes, magbasa. Even yes. Of course, yung mga estudyante. Because may wonders na nangyayari kapag nagbabasa ang tao. You gain knowledge. Yes. So much knowledge. Yes. Sir Angel, sa mga nais kang makausap, saan po kayo pwedeng tawagan? At baka may gusto rin magtanong dito sa libro mo, saan ka pwedeng tawagan, sir? Sa landline, 8361-4482. Landline, 8361-4482. At sa cellphone number? 0918-4356-873. Alright. Thank you, Sir Angel. Sa time po ninyo, binisita nyo kami rito. Yeah. It's our pleasure, sir. Thank you din, Sir Errol. Mga kaibigan, Angelo Basse, ang sikat na live mentor, live sa ating palatuntunan. Wakasan natin yung ating programa ngayong Martes. Engineer, sa pamagitan ng report, pwede, no? Kaya pa? Isang report? Ipasok natin yung report ni Edwin Moreno, tatlong pulis, na akusado po sa pagdukot sa tatlong sabungero, sinibak na raw sa pwesto noong, o sa serbisyo noong 2022 pa. Ayon sa PNP, Edwin Moreno sa detalye. Go ahead, Edwin. Ito ang inyayag kahapon ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa linggo ang press briefing sa Kampo Krami. Ayon dito, naglabas ng order laban kina Nabariti, Brosas at Paghangan si Presiding Judge Lubida Padolina, Roque ng Regional Trial Court Branch 29 sa ng San Pablo City, Laguna, kung saan nakasaad na dismiss sa serbisyo ang tatlo noon pang Disyembre 29 taong 2022. Nag-ugat ang pagkakadismiss ng tatlo ng sampahan ng mga ito ng kasong robbery, kidnapping at serious illegal detention sa pagdukot kay Ricardo Lasco na master agent ng Isabong at 33 iba pa. Napatid pa sa ulat na sumuko ang tatlo sa pamamagitan ng PNP Integrated Monitoring and Enforcement Group, PNPIMIG, na pinamumunuan ni Police Brigadier General Warren De Leon. Ako si Edwin Moreno, nagulat sa DCRJ, Tenemang Radio, Bandido TV. Sa pamagitan po ng report na yan, winawakasan po natin ang Tuesday edition ng Palatuntunang Reporter's Hour. Again, sa pangalan po ng aking partner, Mayor Tony Chavez, at sa pangalan ng ating guest today, Sir Angel Basse, ako po ang inyong lingkod, in behalf of course of Engineer Neil Errol Dacame po, maraming salamat, magandang tanghali. Thank you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Just let me hear some of that rock and roll music. Hello there, RJ.